Ini-interview po. Lumamasamay, kapanita kami na raw. Ini-interview po si Mayor Duterte. Bila sinabi raw ni Senator Trillanes kasi April 29 po daw lumabas sa TV. Sabi raw ni Senator Trillanes, paano pag daw po si Mayor Duterte? Sagot raw ni Trillanes, i-impeach ko sa. So tinanong si Mayor Duterte, ano ang masasagot ko dito? Tinanong, ang tanong mo, on Trillanes saying he will move to impeaching, meaning si Mayor Duterte, kukod ko po ito. Eh pag i-impeach ako, sabi ni Trillanes, eh di sarahan ko yung Congress. Eh di wala nang mag-i-impeach sa akin. Okay. On whether his plan to abolish Congress is a form of dictatorship. Sagot niya, wala. Ako na Congress, ako na ang presidente, diktator ka talaga. Sabihin ng congressman, bakit mo naman kami isasara? Tapos, medyo nagmura ho, hindi ko pwede ulitin. Impeach kayo dyan, nagmura ulit. Maniwala naman kayo sa ugok na yan. Pag-isipan po natin. Pagsasabi ng mga tumutulong sa kanya, mabait naman yan eh. Yung mga sinasabi niya, over lang yan. Ha? Hindi naman niya gagawin lahat yan. Eh, paano kung gawin? Paano kung tutuhanin na isara yung Kongreso? Baka mamaya niya, isara yung Supreme Court. No? Sino tatakbuhan natin? O, dagdagan pa po. Yung paniniwala ko kasi ng iba, no? Nasabi, ang galing-galing niya ganito. Sabi natin, baka magaling nga siya. Pero ang tao ko nilikha eh. Yeah? Ang nahabol natin, para sinasabi ng mga supporter niya, yung taong yan, perpekto ang desisyon lahat ng oras. Pwede bang gumawa ng perpektong desisyon ang hindi perpekto? Meron bang tao na nilikha, pwede kang kinin, perpekto ko? Di wala. Pag dumating yung panahon, tinutuhanan niya lahat ng sinasabi niya. Yung bang tataba yung mga isda at kung ano-ano pa. Ha? Medyo, ba tayo magpapag-isip? Bakit po pinasukat to? Itong taon ho to, 30th year ng EDSA. 30 years ago, sinugal natin ang buhay natin para mabalik yung demokrasya natin. Pagdating ng Mayo 11, babalik tayo sa sitwasyon na baka mag-round 2. Sino sa atin ang gusto mag-round 2 ng martial law? Sino sa atin ang gusto mang isugal na baka magka-round 2 ng martial law? Ngayon, pag ginawa niya, pagdating ng panahon, sa nanalo, ginawa niya, ano sasabihin natin? Bah! Hindi naman ako nagsinungaling sa inyo. Sinabi ko yan. Tatanggalin ko yung kongreso. Patatabay ko yung isda at kung ano pa sinabi niya. So ako, hindi ko matanggap na pinaslang ang tatay ko as walang pagbabago nangyari. Yung maging sayang lang. So doon po, 83, tinawid ko na po yung linya. Ubus ko lahat ng kaya ko para may mangyaring pagbabago, para namang sulit yung pagkamatay na aking ama at libo-libo natin mga kababayan, either pinaslang o pinahirapan.